Daming katanong sa akin. Bakit nawala yung lagkada? Bakit nga ba? Before pandemic, buo kami. And then, nung nag-pandemic, naging kanya-kanya na. So, parang, hala, ano nangyari? So, na-miss ko yung pagsasamahan naming lahat. But at the same time, hindi pwede kasi may kanya-kanya na kaming buhay. Although, alam mo na, friends pa rin kayo, barkada pa rin kayo, hindi mo sila matakbuhan, ganun. And then, ano yun eh, feeling ko nung mga dulon-dulon na inabutan kami ng pandemic, tapos pa lang yung renta, may naiwan nga kaming aircon dun eh. May moment na nag-grow apart kayo, tapos biglang meron na kayong individual ganaps and wala na, wala nang explanation sa isa't isa kasi busy na kayong lahat and na, wala na lang, no? Wala na lang bigla. Sa si Roselle. Cut mo na lang yun. Basta, it's for us to know and for you not to find out. Dahil dun, medyo nawalan ako ng motivation kasi in a way, biglang nawala yung, ano ba, parang support system ko sa pag-content create. Kapag magkakasama kami, nag-brainstorm kami, ganyan. Para ako na culture shock in a way na, hala, mag-isa na naman ako. Kailangan ko mag-survive mag-isa. Feeling ko kailangan ng mga vlog kiddies, ng mga viewers namin ng parang closure pero hindi namin yun nabigay kasi kami mismo hindi clear at that moment kung ba't kami talaga nawala. Sorry, of course, sa Vlogcada members, most especially, sorry sa vlog kiddies. Kasi kayo yung bumuo sa amin talaga. And lagi namin sasabi yun na it happened kasi kayo yung nagpangalan sa amin. Nung nawala yung barkada, feel ko hindi mababalik. Sobrang uncertain nung pandemic, strict yung lockdowns, ganyan. Hindi talaga kami makapag-meet. Sana may moments ulit tayo together. Pagkala. What's up guys, Benedict here. It's been a while. Magpa 5 years na pala ako sa YouTube. Parang kailan lang gumawa kami ng vlog buddy. Tapos naging vlogcada. Tapos nawala. Ang dami kong natutunan throughout the... Nahinihingal ako. Dahil ko rin na-feel na parang... Na-miss ko yung mga old days. Na-miss ko yung authentic era ng vlogging. Parang ganun. Yung pinakamasaya kong moment was vlogcada nung nasa isang condo pa kami. Nakikita nyo naman, meron tayong apat na seat dito. Ibig sabihin, i-invite natin sa vlog today ang vlogcada. Come on guys, let's go! I miss you guys! Anong nangyari guys? Anong nangyari? Sumugoy muna natin yung... Ano yung segment natin dati? Vlogcada Fridays. Namiss nyo ba yun, guys? Hihingal ako eh. Sa'yo Friday dates. Ah, oo. Ano kayo nalimutan yung ogad? How dare you guys? Roselle Cas... Ha? Ha? Sorry! Sorry na dulas. Oops, issue. Ako, ang pinaka na-miss ko dati, yung lagi ako may natututunan. Naging mas na-hone yung pagiging vlogging. Pagiging vlogging ko. Ano ka? Vlogging. Nakabisa ko yung pagiging vlogger. Kasi nung pumunta ako doon, sila lahat may background sila sa production. Tapos nung nandun ako, always ako may nalalearn. Lalo na yung mga technical stuff. Tapos dahil doon, may background na kami! Yeah! May budget na kami! Hindi na... Ay, yun ka na. Okay, never mind. Next. Year 9 what's happening? Sorry. Year 9. Uy, na-miss ka namin. Tagal mo wala. Na-miss ko din kayo. Tagal mo nawala. Ba't hindi kasi pumunta? Actually, sobrang na-miss ko talaga pag, ano, kapag nasa bahay ako, nagbi-binge watch ako ng, ano natin, vlogs natin. Nagbigil. Yung sa akin kasi yung Vlogcada Ventures, yung mga pupunta ako saan-saan, ganun. Pinaka na miss ko talaga is yung off-cam bond natin. Aww. Alam mo, na-miss ko yung nag-ano tayo? All formal attire. Saan tayo pumunta? Tagaytay. Tagaytay. Ang saya nun. Oh, ano? Oh, na-miss ano? Mo? Ayan, ano na-miss ko? Sila. Wala akong na-miss. Wala ka na-miss. Okay, next. Char, kitty side. Ayun. Sorry. Na-miss ko yung off-cam, ano nga namin. Yung off-cam, mga ginagawa natin off-cam. Kasi, ayun nga! Ayaw mo kasi kunin yung mic! Ito yung na-miss ko, yung bardagula namin. Ba yung, ano eh, yung grind namin noon. Saka yung motivation namin. Dahil, yeah, you know, we got each other. Yeah. Mm-mm. After nung plastika na lang. Oh, tapos plastika na lang ulit. Sorry. Nakikita ko yung ano, yung kung paano iba-iba yung pag-iisip namin. Paano, pag ano sa content, gano'n. Paano iba-iba. Anyway. Ano ba? Miss ko rin yung nagfi-film na may tao sa likod. Parang na-challenge ka kasi as a vlogger. Kasi bakit naman ba kasi, bakit
Alam mo yung pag ano, matagal kayo hindi nagsama, tapos naging complete kayo ulit, tapos medyo ginagamay niyo ulit. Comfortable kami, pero may konting buwelo, ganun. Like in my heart, ang sarap ng feeling ko ngayon. Oh. Oo. Na, ang tagal kasi nung individual ka na. Tsaka parang nung nawala yung vlogada, parang nanginginig ako. Parang... ano? Parang nung ano, nung nawala yung vlogada, parang in a sense, parang napilitan ako mag-grow up, like independently. Which is my... hingal. Hindi, bakit ako hinihingal? Which is my greatest fear before. Kung napapansin nyo, madalas yung mga vlogs ko parang di ko kaya mag-isa. Kasi lagi nyo sinasabi sa akin na parang mas funny ako pag sa vlog ng iba, mas nagiging normal ako. Alam ko sa sarili ko pag mag-isa ako nagwa-vlog, nawi-weirdohan din ako. Ay, na-force ko yung sarili ko to grow up nung nawala yung vlog kada. But at the same time, na-miss ko yung hinga. I think hindi natuloy yung vlog kada because kinailangan naming ano, tahakin yung like independent landas namin. So malaking factor talaga yung pandemic. Bawal lumabas nun eh, kaya hindi rin talaga tayo makapagkita-kita nun eh. Kaya nungigil. Ang lalim. Ang lalim, no? Saka nagkaroon kasi tayo ng sarili-sariling places. No. Buo talaga yung vlog kada dahil ang gusto lang natin ng pag-e-editan. Gusto kong bumalik yung vlog kada, but at the same time, hindi na tayo same as before. Parang, like everyone's grown up. Nawi-weirdohan ako knowing na kilala ko na kayo for 5 years. Like in my head, always silang 22, 21, ganyan. And like now, nakikita ko sila, sobrang iba na yung mindset nila. Kumbaga, like gusto mong balikan yung vlog kada before, but it's never gonna be the same as before. But meron akong hope na maging together tayo ulit but like in a different aura na different vibe but still happy as a group ganun. When we started Vlogcada sobrang immature. I mean parang we're just having fun and yung one of the best years of my life talaga. In the 2019 is the peak of my career, my life, yung experience with friends and all. Pag binabacktrack ko yung mga nangyari, parang nag-stop yung life ko. Parang nung na-meet ko ulit kayo, parang tumanda ako with you na, oh my God, matanda na paano yung... kami. May ganong moments na parang, matanda na nga kami kasi... Iba na rin yung pinag-uusapan natin. Oo. Pero kami parang hindi. Yung last memory ko sa inyo, 2019 pa, so... so nung na-meet ko kayo ulit, parang, ang mature na nilang lahat and sobrang nakaka-proud. Pero sobrang dependent natin sa isa't isa dati. Na kapag, di ba, parang kahit hindi YouTube, ganap, ganun, kahit personal problems, pupunta lang ako ng office, iiyak ako or tatawa ako or whatever. Parang without you guys, parang who am I? Parang ganun. Nag-iisip kami ng mga ways to make their content better. Yun yung ano, sana mabalik rin ulit. True. Tsaka yung ginawa niyo akong interviewer. Kaya naisip namin. Kaya naisip namin parang ngayon. Na-amaze ako sa sarili ko. Ay, di ikaw na. I'm so proud. Kasi, laging ganon. Sinusinga ka ba? Hindi pa ako tapos. Okay na. Okay. So, proud ako sa sarili ko. Ay, nakalimutan ko yung thought ko. Ito yung na-miss ko. Mukha tuloy akong mayabang. Nag-proud lang ako sa sarili ko. Aminin natin, before we only think about enjoying at the same time having clout. Ngayon na parang mas kaya nating maging independent, hindi ko naman masyadong inaano yung mga numbers. Ang pinaka, like, I have always felt empty dahil na-miss ko yung saya ng vlogging. Sa sobrang tagal natin, hindi na siya important. Ang gusto mo na lang, maibalik yung fire ng pag-create ng content. Naisip ko parang... sa naisip ko? Ako na... Parang nung nag-meet kami lahat, sabi namin, why not buhayin natin yung vlogkada? Kasi ang ganda nung essence ng pagiging barkada namin na lahat vloggers and at the same time, nag-e-enjoy lang. Because it actually radiates to the audience kung ano yung nararamdaman namin. Like, as authentic as it can be, nararamdaman nyo din. Parang gusto ko, pag bumalik ako sa digital, gusto ko mapunta ulit ako sa circle na hindi lang, you know, basta mga gawalan ng content. Saka din, diba, nung mga vlogkada ganaps natin, hindi lang naman tayo apat. Di lang naman tayo lima. May mga kasama rin tayo iba nun eh. Hindi nakakamiss yung mga ganong lakad. Chicken nut! Okay na. At dahil new normal na, syempre, merong new vlogkada! Mag-upload na kami as soon as this Friday. Yes! October 14, abangan nyo sa mga channels namin. Abangan ninyo yung mga videos namin kay Louie, kay Rozelle, at kay Kyo.
Thank you so much for watching. See you again on the next video. Bye-bye!